Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, missile system ng Estados Unidos sa Pilipinas hindi pa aalisin kahit nagrereklamo na ang China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link, ang US mid-range missile system na dinala sa bansa noong Abril at binanggit ni Russian President Vladimir Putin noong nakaraang linggo ay hindi pa umaalis sa Pilipinas, sinabi ng Philippine Army, na ginagamit pa rin ang mid-range capability system o MRC, na ginamit sa mga pagsasanay sa digmaan kamakailan sa pagitan ng mga tropang Pilipino at Amerikano, para sa Seloknib. Isa pang set ng mga pagsasanay na patuloy pa rin ngayon, sinabi ng Philippine Army na mananatili ang missile system sa bansa, nang hindi nagbibigay ng bagong timetable para sa pag-alis nito. Ang isang post sa Facebook ng US Army Pacific Command noong Huwebes ay nagpakita na ang MRC ay nasa Lawag City sa Ilocos Norte, ang home province ng presidente. Ayon sa post, ginamit ang launch system na kilala rin bilang Typhoon sa bilateral training ng Philippine at US military noong 27 ng Hunyo. Ipinaliwanag ng Philippine Army noong Huwebes na ang employment at redeployment ng MRC ay depende sa kung ang mga layunin ng Seloknib ngayong taon, na magtatapos sa Setyembre ng taong ito. Ang pagdating ng MRC sa bansa noong 11 ng Abril ay ikinagalit ng China, kung saan sinabi ng Ministro ng Depensa ng China na si Qiu Chen, na ang Estados Unidos at Pilipinas ay nagdala ng malaking panganib ng digmaan sa rehiyon. Nagbabala ang China laban sa pagdeploy ng US na mga intermediate range missile sa Pilipinas, sinabi ni Mao Ning, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, na ang mga pagkilos na ito ay labag sa karaniwang pagkamit ng mga tao sa bansa para sa kapayapaan at kaunlaran. Ang tugon mula sa China ay kasabay ng mga ulat ng pag-alis ng mga kagamitang militar ng US sa Pilipinas pagkatapos ng magkasanib na ehersisyo. Ayon sa isang opisyal ng Pilipinas noong Huwebes, ipinakalat ng US ang mga missile na ito bilang bahagi ng taunang Joint Military Drills na Balikatan 2024, kasama ang Southeast Asian Archipelagic noong huling bahagi ng Abril. Matagumpay naman na nasubaybayan ng Philippine Coast Guard ang mga galaw ng monster ship ng Chinese Coast Guard o CCG-5901, gamit ang teknolohiyang Dark Vessel Detection ng Canada, ayon kay PCG Spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariella. Sa loob ng mahigit 2 magkasunod na araw, ang barko ng Chinese Coast Guard ay nakaangkla malapit sa Escoda Shoal, kung saan pinapanatili nito na malapit sa BRP Teresa Magbanua, sinabi ni Tariella, na ang distansya sa pagitan ng 2 sasakyang dagat ay wala pang 800 yarda, kung saan ang barko ng China ay nakaposisyon sa starboard beam ng PCG vessel. Sinabi ni Tariella na noong July 1, umalis ang barko mula sa Hainan at pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa sumunod na araw. Ang China Coast Guard monster ship, China Coast Guard with about number 5901, based on the dark vessel detection na ginagamit natin from the Canadian government, has allowed us to monitor their movement. According to the DVD information, umalis itong monster ship na to sa Hainan noong July 1, and then it went all the way to Ayungin Shoal noong July 3. Pumasok ito sa Exclusive Economic Zone natin in July 2. And then after a few hours of loitering around Ayumi, it went to Mystery 3. And then from Mystery 3, it stayed there for more than 5 hours. Nag-loiter siya, most likely for logistical requirements. And then from Mystery 3, pumunta ulit ito eastward. Nag-stay naman ito ngayon sa Skoda Shoal. Last July 3, we monitored this monster ship na nakaangkorahin na sa Skoda Shoal. Kaya it has only a distance of 800 yards away from BRP Teresa Magbanua. Noong July 3, direktang naglakbay ito sa Ayungin Shoal at kalaunan ay tumuloy sa Panganiban Reef. Makalipas ang ilang oras, muling na-detect ang barko, sa pagkakataong ito ay patungo sa Escoda Shoal. Dahil dito, naglabas ng radio challenge ang BRP Teresa Magbanua,
Tinanong ng PCG ang intensyon ng barko ng China at binigyang diin na ito ay naglalayag sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Vessel 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. You are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention? Over. Inamin ni AFP Chief of Staff General Romeo Bruner na sinusubukan pasukin ng China ang iba't ibang sektor ng bansa gaya ng edukasyon, negosyo maging ang media. Ito ang inihayag ni Bruner matapos mabatid ang nasabing impormasyon. Ayon kay Bruner, sinusubukang impluwensyahan ng umano'y United Front Works ng China ang Pilipinas na layon buluhin ang bansa. Kaya panawagan ng general sa publiko na maging mapagmatsyag sa ganitong hakbang. Sa ngayon, hindi lamang ang External Defense Force ang tinututukan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kundi maging sa loob ng ating bansa. Ito ay bahagi ng updated Territorial Defense Plan ng AFP na kanilang iprinisinta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po yung sinasabi natin kanina na United Front Works ng China. Unti-unti po silang pumapasok sa ating bansa. Trying to influence various sectors of our society. Kasama po dito yung education sector, no? Business, even the media, no? Local government units, and so on. Kaya ang pangontra po natin dito sa mga United Front Works nila is that we are going to try to gather information from all of this, and then we're going to give the proper agency the right kind of information. For instance, yung ginawa po natin mga operations against the POGO, no? Hindi naman po yung POGO mismo, kasi may mga lisensyado, may mga legal na POGO. Ang rini-raid po natin ay yung mga illegal na mga establishments. Yung mga dating POGO na legal, bigla na lang naging illegal because of other activities that they're doing within the confines of their structures. Isang aspeto po nung ginagawa nila is the misinformation or yung pagkalat po ng fake news. Kaya ang panglaban naman po natin dito is yung katotohanan. No, we bring out the truth. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.